Good evening. Welcome to LA First Filipino Church of the Nazarene. Magandang gabi po sa inyong lahat. And huwag niyo pong kalimutan, kami po ay nasa Instagram, Facebook, and YouTube. Join our church every Sunday sa Wiley Chapel. Nako, napakasaya po tuwing Linggo. Eh, sumali po kayo sa amin at malukit po namin kayong tinatanggap. Meron na nga pa pala kaming bago ng na website. Ang lafilnaz.com, .org or lafilnaz.org. So, bisitahin niyo po yung aming bagong website. Ito po, lafilnaz.org. Alright, welcome po sa 52 Weeks Journey of a Lifetime. Nandito na naman tayo para basahin ang Biblia sa loob ng isang taon. Ang tawag po natin dito sa midweek teaching na to ay Walk Through the Bible. Tapos na po tayo sa Old Testament at 39 books po yan. Nasa New Testament na po tayo, 27 books. So tapos na tayo dun sa Gospels, dun sa Acts. Nakatutok po tayo ngayon sa mga sulat na pinadala ni Pablo, ni Paul sa mga simbahan. Tapos na tayo sa Romans, 1 and 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, at nandito na po tayo sa 1 Thessalonians. Sino po ba ang sumulat ng 1 Thessalonians? Ayan, si Paul po. Ito yung mga authors ng New Testament. So si Paul ang sumulat ng 1 Thessalonians. So, para ma-familiar lang tayo, no? Kasi ito na yung huling simbahan na sinulatan ni Pablo. So, naalala niyo ba? Sumulat siya sa Galatia, sa Ephesus, sa Colossae, sa Corinth, sa Philippi, no? Saan pa ba? Meron pa ba? At siyempre, sa Thessalonica. Ito yung tinatawag niyang European tour, no? At dito naman ay part ng bandang Asia. So, alamin natin ano ba nangyari, no, dito sa 1 Thessalonians, living today, longing for tomorrow. So welcome po dito sa midweek teaching natin tuwing alas 7 ng gabi, tuwing Miyerkules, no, at nasa Facebook at YouTube live po tayo. Simulan na po natin. Ano ba matututunan natin dito sa 1 Thessalonians? So ang tema, alam niyo po, ang tema ng 1 and 2 Thessalonians ay tungkol sa pagbalik ni Kristo, no, the return of Christ, no, at ang word na coming is the key, no, parehas doon sa 1 and 2 Thessalonians, no. Kumbaga, si Paul, he stresses the nearness and suddenness ng pagbalik ni Kristo, no. He is writing to Christians who have become slack and lazy in their occupations and in their Christian testimony and service. So, sumusulat siya sa mga Kristiyano na medyo nakakalimot. Hey, teka lang, papalik na si Kristo, no? So, kumbaga, yung iba kasi nag-quit na mag-serve sa Panginoon. Iba naman, kumbaga, parang palubog-palitaw na sa simbahan. Diba? Kumbaga, yung iba naman, perplexed, no? Kumbaga, nagugulantang, ano ba ang mangyayari sa second coming? At saka, masisave ba yung mga relatives ko? O paano naman yung mga namatay na? So, ito yung mga madaming katanungan noon. At hanggang ngayon, ito rin naman ay mga katanungan. Alam nyo, the record of Paul's work dito sa Thessalonica ay matatagpuan sa Acts 17, no? Verses 1 to 10. During his three-week stay dito sa syudad na to, si Paul ay sinamahan ni Timothy at saka ni Silas. Oo, yung kanyang mga disciples, no? Kumbaga, hindi lang sila nagtatag ng simbahan, kundi nag-establish din sila ng mga pananampalataya doon. Kumbaga, there must have been a large number ng Gentile proselytes doon sa synagogue. No, kaya itong madaming proselytes na ito, ibig sabihin ng proselytes, yung mga kumbaga nakuha nila doon sa synagogue o sinagoge, along with some Jews, no, nag-respond sila enthusiastically sa mensahe ni Pablo at saka ng kanyang mga kaibigan. No, at si Paul pumunta sa Berea, pumunta sa Athens, pumunta sa Corinth,
nung sinulat niya itong letter na to at pinadala niya sa pamamagitan ni Timothy pabalik sa Thessalonica. Ayun, para mas malinaw. Pastor, ano ba kung i-outline natin o i-fast track natin tong 1 Thessalonians eh? Ano ba ang matututunan natin dito? So may apat na outline to. Apat na pwede tayong mapag-bulay-bulayan. Una, sa chapter 1, pinag-usapan doon ni Paul ang secret of friendship. Mamaya alamin natin ano yan. Pangalawa, encouragement for the faithful servant. No, kumbaga nag-encourage siya para sa mga kagaya natin na faithful servant of Christ. Pangatlo, sa chapter 4 naman, pinag-usapan niya ano ang rapture ng simbahan at paano mangyayari at sino mga mararapture. At sa pang-apat, yung panganib na dala ng paglalagay ng date or ng kumbaga panahon kung kailan darating si Kristo or the danger of date fixing na matatagpuan sa chapter 5. So simulan na natin sa chapter 1, the secret of friendship. Ano bang pinag-usapan dito? Alam nyo, sabi nga kumbaga sa Proverbs 18:24. Ito paborito ko 'to eh. No, kasi dito sinasabi na kumbaga a friend who sticks closer than a brother. Kumbaga, there's much we can learn from Paul's first few words kumbaga dito sa chapter 1. Kasi alam niya na anong ibig sabihin ng secret of friendship, no? At kumbaga mahal niya 'yung mga tao no? Kumbaga mahal niya yung flock niya, mahal niya yung mga tao sa simbahan, mahal niya yung mga kapatid niya. At dito, kitang-kita, yung ano yung natutunan niya nga dyan sa Proverbs 18:24, no? na a friend who sticks closer than a brother. Alam niyo, si Paul, no, he followed itong method na to and always acknowledge yung iba sa kanyang service na by expressing appreciation for everything na ginawa nila. So ang isa sa pinakamagandang ugali ni Paul, magaling siya mag-encourage. Ini-encourage niya yung mga tao sa palibot niya, no? Magaling din siyang mag-create at mag-develop ng mga leaders, no? Alam niyo si Paul reveals more of the secret of friendship dun sa verse 2. Ano ba yung verse 2? Sabi sa verse 2, we always thank God for all of you, mentioning you in our prayers. No? Yung sinabi niya nga, papasalamat ako sa inyo, sa inyong lahat, dahil blessing kayo sa ministry. No? Kumbaga, yun pa lang, encouragement na. At papasalamat din siya kasi binabanggit siya sa mga panalangin. At pinabanggit din nila sila sa panalangin niya. So he prayed for all his new converts, no? They live in many different cities, yet he prayed for all of them. Wow. No, even more, alam niyo ba na he let them know he prayed for them on a regular basis. No, kumbaga sabi nga, if you want to make friends, let people, especially new converts, know you pray for them. Kami sa simbahan, meron kaming tinatawag na prayer breakfast tuwing dati tuwing Sabado to ginawa namin na first Saturday of the month, no? At dito pinagpipray isa-isa yung mga new converts, yung mga attendees, yung mga members, at iba pa yung prayer meeting namin, yung mga pastor, na meron kami mga personal prayers para sa mga members talaga namin. At we inform our people na, hey, we're praying for you. And in fact, we text them, ano ba yung prayer request mo so that we can personally pray for you. Yun eh, no? Yung Paul style yun, kumbaga. Kumbaga, ikaw tatanungin kita, no? Do you pray for others by name? No, may prayer list ka ba? Now, do you make a special point to pray for new church members and new converts and let them know about it? Importante 'yon sa pagpapatakbo ng simbahan, sa pagpapastor, no? Kasi if it is difficult for you to speak to others about Christ, kumbaga, try speaking to Christ about others.
Kumbaga, soon it will become more easier for you to speak to others about Him. At isa sa magandang pamamaraan talaga ay ang magpanalanginan sa isa't isa. Alright, tingnan natin ano yung nasasabi sa outline number 2. Encouragement for the faithful servant. Matatagpuan naman to sa chapters 2 and 3. Ito na. Now, when the Thessalonians became Christians, naging Kristiyano na dahil sa pamamagitan nga ng pag-share nila Paul, nila Timothy, nila Silas, so they found themselves under much persecution. Naku, ito na, persecute na sila. Dito sa chapter 2, no, si Paul, in-encourage niya no, sila na by telling them na yung persecution na naranasan nila ay for Christ's sake, entitled them to be ranked with the very finest in the army of Christ. No, tingnan natin. Sabi sa 1 Thessalonians 2:14, 15. For you, brethren, became imitators of the churches of God, which are in Judea in Christ Jesus. For you always suffered the same things from your own countrymen, just as they did from the Judeans, who killed both the Lord Jesus and their own prophets, and have persecuted us. And they do not please God and are contrary to all men. So anlinaw, no, kumbaga sinasabi dun ni Paul na kumbaga ini-encourage niya yung mga tao na kumbaga si Jesus nga eh, kumbaga na-experience to. Kumbaga keep on serving, keep on being faithful. Doon naman sa ano sa chapter 2 verse 19 na matatagpuan natin dito. No, si Paul reveals his deep affection para sa mga Thessalonians. No, paano? No, kumbaga, nothing can help someone through times of persecution or suffering like knowing someone is deeply concerned about them. Yan, dapat matuto tayo kay Pablo. Kumbaga, we need to empathize to these people, no? Para mailapit natin sila kay Kristo. Dito sa verse na to, si Paul, no? He speaks of one of the 5 crowns mentioned in the New Testament. No, these crowns are simply, kumbaga, rewards, no? At the Bible teaches that every believer will be rewarded accordingly, no? To his own works. No, kumbaga, itong specifically binanggit ni Pablo, no? Pagka ikaw daw ay soul winner, no, at ikaw ay kumbaga this is the crown of rejoicing, ito yung magiging reward mo for those who win others to Christ. Now, this is sometimes called the soul winner's crown. Now, tingnan natin ano pa ba yung ibang mga crowns na pwedeng matanggap na binanggit sa Biblia. Ayan, how about crown of life? Sabi ni James, no, tsaka makikita sa Revelations, for those who have suffered for his sake. So, nag-suffer ka ba para sa sake of the Word of God, for the sake of the ministry of Jesus? Then you'll receive the crown of life when you go to heaven. How about the crown of glory for those who feed the flock? Sabi sa 1 Peter 5:4, ikaw ba ay naging pastor? Ikaw ba ay nagpakain dun sa flock ni Jesus? How about the crown of righteousness for those who loved His appearing, yung rapture, no? Kumbaga, you're faithful until the end. And you love the inaabangan mo yung pagbalik ng Panginoon. How about the crown of incorruptible for those who pressed on steadfastly? Kumbaga, with pure integrity, kumbaga, incorruptible ka para sa Panginoon. You lived a holy life. Ika nga. Diba? Wow. Ang sarap naman siguro ma-receive ng mga iba't ibang corona na yan. Diba? So, sana, no? At pagdating ng Panginoon, ma-receive mo yung mga corona yan. Eh, teka, magsimula ka muna. Huwag ka muna umabsent sa mga Bible study, sa mga sa Sunday service, no? Keep in touch with your pastors, pray for them, pray with them, and let them pray for you. Pagkatapos, magbasa ka ng Biblia at subukan mo yung mga spiritual disciplines, kahit lang prayer, devotion, fasting, at iba pa. Kung meron ka pa mga tanong tungkol dyan, nako, nandyan ang mga pastor nyo. Meron po kayong
limang pastor sa simbahan namin na pwede niyang pagtanungan at lapitan at siguradong matutulungan po kayo na para ma-achieve itong crowns and rewards. No? Pero hindi naman ito yung motivation natin. In fact, ito ay mga byproduct na lang ng pagmamahal natin sa Panginoong Jesus. Kaya natin ginagawa ang mga bagay-bagay dahil syempre, mahal natin ang Diyos. Di ba? Kumbaga, we're so thankful and grateful sa Kanya. Moving on, no? Alam nyo, doon sa 1 Thessalonians 3:15, no? Kumbaga, si Paul naman, he gives three reasons, no, bakit niya sinend si Timothy sa Thessalonians. Doon natin siya matatagpuan. Tingnan natin. Sabi dito, therefore, when we could no longer stand it, we thought it was better to be left alone in Athens. No? Sabi dito, and we sent Timothy, our brother and God's co-worker in the gospel of Christ, to strengthen and encourage you concerning your faith. So una, no, to strengthen and encourage, no, yung faith niyo, ano pa, so that no one will be shaken by these afflictions, no, para steady lang kayo, for you yourselves know that we are appointed to this. No, tinawag daw sina Pablo para gawin yon. In fact, we were with you. We told you in advance that we were going to experience affliction, and as you know, it happened, nangyari na. For this reason, when I could no longer stand it, I also sent him to find out about your faith, fearing that the tempter had tempted you and that our labor might be for nothing. So dito, ang magandaan kay Pablo, lumalabas yung pusong pastor niya, ano, yung follow-up. So he's just making sure that the tempter or the enemy or Satan, kumbaga hindi nagwagi doon sa mga taga-Thessalonians. Kasi nga, ito na yung mga time na nabanggit natin kanina na dumami na yung mga Christians at kinakalug na sila ng enemy. Ayan, warning din, no, doon sa mga nagtatayo ng simbahan. Hindi lang sa mga nagtatayo ng simbahan, kundi yung mga nag-rebuild ng mga lumang simbahan na dating nakatulog, pagkatapos you're trying to rebuild it, sigurado, pagdami ng tao, kakalugin kayo ng enemy. Ayan, kami po sa simbahan namin, we are in the rebuilding process at napo-foresee ko na po na siguradong kakalugin ng enemy ang simbahan namin dahil patuloy kaming lumalago, not just in quality, in quantity, but also in quality. So pag dumami ang natututo sa Panginoon, sigurado magdo-double time dyan ang enemy. Tandaan nyo lang palagi, mga kapatid, na hindi tayo ang magkakalaban. Tayo ay magkakampi kay Kristo. Isa lang ang kalaban, yan ang enemy. No, si Satan, si Lucifer, ang ating kaaway. Pero hindi natin matatalo yan kung wala ang kalakasan mula sa Diyos. Ayan. So, alam nyo, ang effect nito, no? Sa 1 Thessalonians 3:1-5, sabi doon, pinadala ni Paul si Timothy to establish comfort sa mga tao na to. Anong effect? Si Paul ay na-encourage by Timothy's good report. So, matatagpuan sa 3:6-10. At sa 3:11-13, and their increase in love one toward another, nag-increase yung kanilang mga pagmamahalan sa isa't isa. Ngayon, ganda, di ba? Ganda ng effect. Kumbaga, dapat Jesus focus lang tayo. Number 3, pag-usapan naman natin yung rapture of the church. Doon sa chapter 4, ano yung sinabi ni Pablo tungkol dito. Alam niyo, many of the new converts doon sa Thessalonica, they were wondering if the Christians who had died would be left behind at the return of Christ. No? Kumbaga, question sa kanila yan eh. Kumbaga, paano yun yung mga namatay? No? Why did Paul tell the Thessalonians about the coming of the Lord? Bakit niya sinabi sa mga taga-Thessalonica? Sorry, napapulol ako. Bakit niya sinabi na, naparating na ang Panginoon? No, tingnan natin dito. 1 Thessalonians 4:13, no? The comfort of Christ coming. We do not want you to be uninformed, no? Gusto namin naiintindihan nyo, brothers and sisters, sabi ni Paul, concerning those who are asleep, no, dun sa patay na, ibig sabihin, so that you will not grieve like the rest who have no hope. Okay? So, ini-inform niya, no, na, kumbaga, when Christ returns, no,
ang pangalawang tanong ng tao dito, pagbalik ni Kristo, eh, who will he bring with him? Sino yung dadalhin niya? Eh, siyempre, yung mga Christians na namatay. Di ba? Tingin natin, makikita natin yan sa 1 Corinthians 4:14, no? Yung mga Christians na namatay. At dito, siguro ang susunod na tanong nila, eh, teka, sino naman ang who will go to be with the Lord first? Sino yung mauuna? Yung bang namatay muna o yung mga buhay pa? Ayan, sinagot sa 4:16, sabi dito, for the Lord Himself will descend from heaven with a shout, no? Pag nakarinig kayo ng malakas na sigaw, with the archangel's voice and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. So mauna ang mga nauna, ang mga patay na Kristiyano, ha, nililinaw ko lang Kristiyano. Okay, yung mga taong nagmamahal at tumanggap sa Panginoong Jesucristo. So yun, kumbaga sa rapture, inexplain ni Pablo, no, kung sino yung dadalhin niya kasama niya yung mga namatay, sila yung una rin na makakasama niya. Pagkatapos, in-explain niya rin na, kumbaga, bakit kailangan intindihin ng mga taga-Thessalonica ang rapture. No? Which is tayo rin naman, no? Kumbaga, iniintindi rin naman natin ang rapture. At dito, in-explain din ni Pablo na, kumbaga, saan naman imi-meet ng Panginoon. Di ba? Ang mga anak niya. Sabi niya dito, then we who are still alive, no, kanina sabi, imi-meet niya yung mga namatay na Kristiyano, tayo naman yung mga Kristiyano buhay pa, no, who are left na nandito, kunyari dumating si Kristo, Kristiyano ka, ikaw ay nandito, no, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord. Ayun, ikaw ay mara-rapture, dadaling ka sa clouds. Wow. Exciting to. No, ano yung pang-apat at panghuli? Ito yung patungkol sa the danger of date fixing sa chapter 5. No? Alam nyo, it is obvious kasi si Paul na forso niya na the false prophets who would come along through the centuries and mislead many with this unscriptural predictions about the return of the Lord Jesus. Kung baka hindi na bago yan, may narinig kayo mga bulaang propeta ngayon, nakita na ni Pablo yan eh. Kung baka Christians should not be taken by surprise when Jesus comes. No, huwag tayong magulat na pag dumating si Jesus, kung baka. At we should be continually living as though Jesus might come at any moment. Ang pamumuhay natin dapat ay patuloy lamang na parang mamaya darating na si Kristo. In contrast, alam niyo ba, in contrast, the unsaved world lives with a false sense of security. No, kumbaga, like the people, no, naalala niyo yung Titanic, no, sabi nila, unsinkable ship daw to eh. Kumbaga, na tumama sa isang iceberg at lumubog. One minute, everyone was eating, drinking, and being merry. Parang mundo ngayon, ganun. Parang they don't care about the coming of Jesus, the second coming. The next time, the Titanic was sinking. No, habang sila'y kumakain, nagsasaya, umiinom. No, sana magkaroon tayo ng awareness sa pagbabalik ng Panginoon at magkaroon ng excitement sa puso natin. Alam niyo, nagbigay si Pablo ng dalawang example doon sa suddenness of Christ's coming. Matatagpuan sa 5, 2, and 3. Basahin natin. For you yourselves know very well that the day of the Lord will come just like a thief in the night. No? And verse 3, when they say peace and security, then sudden destruction will come upon them, like labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. So, kumbaga, para daw magnanakaw sa gabi na hindi natin alam darating. No? Kumbaga, ito yung suddenness ng Panginoon, yung pagdating niya, yung biglang pagdating para magnanakaw sa gabi. No? Kumbaga, at a sudden destruction. Yung akala natin na merong peace, may security, may sudden destruction sa kanyang pagbabalik. Diba? And
Kumbaga, the Bible warns us, no, not to fix dates for Christ's return. Winarn tayo ng Biblia dyan. Matatagpuan niyan sa Matthew 24:36-44. We are told about the second coming, no, not so we can make a calendar or set a date, but to encourage us to diligently live the Christian life. No, hindi tayo sinabi na may second coming para, alam mo yun, abang-abangan natin at may set date na December 25, darating si Jesus, 2012, whatever. Pero binigyan tayo ng second coming heads up para to live pa rin diligently as a Christian. Actually, this is 1 Thessalonians 5:16-22. May na-mention doon si Paul na walong bagay na every Christian ought to do as we wait for the return of our Lord. Ano-ano to? Ito, basahin natin. Rejoice always. Pray constantly. Give thanks in everything, for this is God's will for you in Christ Jesus. Don't stifle in the Spirit. Don't despise prophecies. But test all things, hold on to what is good, and stay away from every kind of evil. Ulitin natin. Una, mag-rejoice ka daw palagi. Maging masaya ka. Pray without ceasing, no? Lagi manalangin. In everything, give thanks. Magpasalamat, maging grateful. At for this is the will of God in Christ Jesus to you. No? At quench not the spirit. Despise not prophesying. Huwag mong, kumbaga, i-despise o kainisan ang sabi sa mundo, hula. Pero prophesying is not more of a hula in a sense that you're not sure of, but something that will come through in the future. And prove all things, hold fast that which is good. And syempre, abstain from every evil, every form of evil. Huwag kang gumawa ng kumbaga kasalanan. At sa panghuli, si Pablo ay kumbaga may mention siya na holy kiss, no, doon sa chapter 5 verse 26. Pero ito ay common greeting noon sa panahon ni Pablo. Ngayon bawal to kasi may COVID-19. Pero ang equivalent nito sa panahon natin probably yung tinatawag na handshake. No, the Bible is clearly teach, ang Biblia, it clearly teaches us that we are to be friendly at hospitable sa ating mga kapatid sa simbahan. Baga, nothing can add to the warmth of a church like friendly people who shake hands with everyone. And nothing can make a church appear to be cold and dead like the absence of a friendly handshakes. Alam niyo, kaya nga sa simbahan namin tuwing bago magkaroon ng mag-worship, meron kaming kinakantang, ako'y nagagalak na makita ka at makasama sa ating pagsamba. Parang gano'n, no? Kumbaga, umiikot ang mga tao, nagkakamayan, nag-handshake, no? Sa panahon ngayon, air high five muna kasi nga may COVID-19. Pero time will come, no? Magkakaroon uli ng pagkakataon na magkayakapan ng mga tao sa simbahan. Mag-handshake, magbeso-beso, at pag wala ng COVID-19. Kasi it gives a warm feeling that you belong to a certain group, a certain fellowship, who may common denominator kayo na who loves the Lord. Di ba? So, ayan, balikan lang natin. Ano yung pinag-usapan natin ngayong gabi? Sabi ni Paul, pinag-usapan niya and the secret of friendship sa chapter 1, sa 2 and 3 naman, and encourage niya yung mga faithful servants na naglilingkod. Pinaliwanag niya sa chapter 4, ang rapture ng simbahan. At sabi niya, be careful, merong danger of date fixing. Na dapat, okay, mag-fix ng calendar, kundi ang pagdating ng Panginoon ay parang magnanakaw sa gabi at parang kumbaga pabigla-bigla. At habang wala pa siya ay tayo mamuhay ng naayon sa kanyang kumbaga approval, no? Sa kanyang will. Alright, so yun. Magandang gabi sa inyong lahat. Next attraction, 2 Thessalonians. Pag-usapan yan natin next week. No? At nako, malapit na tayo matapos. Oh. So, ilan na lang? 1, 2, 3, 4. Punta tayo sa letter ni Pablo. Ito, individual letters naman, hindi sa mga simbahan. Sa mga tao niya sinulat. Tapos, mga letters naman
na ni James, ni Peter, ni John, ni Jude, tsaka ito, ginawa rin to ni John, Revelation. At malapit na tayo matapos. Ang bilis. So, kung ikaw ay nakasubaybay, no? Eh, masasabi mo, nabasa mo yung Biblia ng fast cut. Kumbaga, na mabilisan at naintindihan mo yung summary ng Biblia. Alright, so maraming salamat po sa inyong lahat. Gusto ko sana ipanalangin kayo. Thank you, Lord, for tonight. Bless our people na nakikinig at nanonood. Dalangin ko, Panginoon, na naghabang naghihintay sila sa inyo, sa inyong pagbabalik ay mamuhay sila na nararapat na ayon sa inyong paningin. Dalangin ko, Panginoon, na pagpalain niyo sila sa lahat ng areas ng buhay nila, Panginoon. At patuloy na magkaroon ng pagmamahal sa isa't isa. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Yan. God bless you po. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong gabi. At God bless you. We'll see you next week, next Wednesday. Bye.